Hello, hello, everyone. Look at my malunggay, so fresh. Anyway, today, naisipan kong magluto kasi may nakita akong papaya, sayuti, at saka dahon sili, at saka malunggay. Ayan po ang aking papaya. So, ngayon, naisipan kong magtinula ng manok. Ayan, meron akong manok, wings, at saka meron akong luya at saka sibuyas. Ang ginawa ko dyan, gusto ko talagang humigop ng fresh na sabaw. Ayoko siya igigisa. So, dinagdagan ko rin siya ng atay ng manok siya. Tapos, ayan, nabili ko po siya fresh from Publix. So, ito na. Nag-umpisa na tayo magpakulo ng tubig. Dahil ayoko nga mag-gisa. Dahil ayoko nang may oil. Gusto ko yung fresh na sabaw talaga. Ayan, hinulog ko na ang aking luya at saka sibuyas. And then, pakuluan ko lang siya hanggang lumabas yung lasa ng luya. And then naman, sumunod, nilagyan ko na siya ng asin. Kasi, ganun ako eh. Bago ko ilalagay ang chicken, lagyan ko muna siya ng asin. Yan. Nakalimutan ko na kuhaan ng video yung ano, yung asin. I mean, sorry. Yung ano, dry. Nagka-postpantrum na naman tayo. Yung ano, yung chicken. Nakalimutan ko kuhaan ng video kung paano ko siya nilagay. Oh, again. So, anyway, ito na siya. Pinakuluan ko na siya dahan-dahan. And then, syempre, habang kumukulo yan, kuhaan mo siya ng kunting dumi niya, no? Kasi supposed to be, lalaga pa natin yan. Pero ako kasi hindi na. Yung iba kasi nilalaga ng konti, binablanch, saka siya pakuluan ng final kulo na ng pagluluto. Eh, ganyan tayo. Anyway, okay lang yan. Kunting effort lang. So, sa bagay, hindi naman siya contest, no? Para lang naman sa akin yan. Kasi asawa ko, hindi naman kumakain yan. Ako lang. Talagang nagkikrave lang talaga ako ng tinulang manok fresh. So, ito na. Ang next naman natin is, ang sarap. Ang bango talaga. Ang bango ng ano ng luya. Kaya ako talaga nagkikrave. Buti nga may nakita akong papaya, no? Kunti lang naman pinarisan ko ng sayuti. So, hinulog ko na ang sayuti at saka yung papaya para lumambot siya halos kasabay na sa chicken. Kasi napakuluan ko na yung chicken. Nauna ko na siyang pakuluan. So, yan, may asin na siya. Kunting tikim-tikim na lang. Lagyan ko siya ng asin kunti para habang pakulo siya, nanunuot na yung asin sa loob-loob ng lamanan ng chicken. So, tinatry ko na siya. Malambot na. Ang huli, nilagay ko na yung liver. Yung chicken liver fresh. Nabili ko lang siya sa Publix. So, hindi ko siya kailangan pakuluan ng matagal. Kasi, ang liver po kasi, pag pinakuluan mo siya ng matagal, is titigas po. Kaya, mild lang ang ating pakulo. So, anyway, another cleaning ko naman. Kasi, syempre, liver yun. Umaangat talaga ang medyo may mga blood-blood pa doon. Pero sa akin lang to ha, sa akin lang po ito na menu. Sa iba, hindi siguro nila gusto yung mayroong liver. Ako kasi gusto ko halo-halo. Wala akong problema kasi laki akong fisherman. So kahit anong ano, mga intestine ng mga isda-isda dyan, walang problema sa amin. Basta pinagsasabawan na ng tatay ko, lagyan ng mga rekadong-rekado ng mga luya, whatever dyan. Pag napakuluan niya ng sarap, lalo na kung fresh. So, galing pa talaga sa dagat. So, anyway, balik tayo sa ating tinulang manok. Ayan, tinikman ko na po. Kasi unti-unti ko siyang ninanamnam yung lasa. And then the end, nilagyan ko siya ng bell pepper. Ay, hindi bell pepper. Dahil, Diyos ko, ano pala yun? Peppercorn na gini-grate ko. Grinder. At saka syempre, huli na ang ating gulay, yung greeny, kasi madali lang po talaga yan. Takpan mo lang yan. Wala na, kasi talagang mainit yung sabaw, so madali na lang. So anyway guys, hope you like my video. Napakasarap. So, at that day,
At least, nakahigop ako ng sabaw na fresh talaga na maraming luya. Matagal ko na siyang namimiss. So, anyway guys, kung nagustuhan nyo ito, please follow my YouTube channel, like, comment. Thank you so much for supporting. And please help me to grow my YouTube channel. So, this is my tinolang manok homemade from me with liver ng chicken. So, hope you like it. Ang yummy, yummy. So, tara na. Kain na tayo ng lunch.